Nationwide protest. Yan daw ang ikakasa ng ilang partner drivers at delivery rider ng isang ride-hailing at delivery app. Talo raw kasi sila sa planong taasan ang komisyong ibabawas sa kanilang kita kung kailan pa naman magpapasko. Ang paliwanag ng pamunuan ng app, tinutukan ni Oscar Oida. Noong kasagsagan ng pandemic, isa sa naging sandigan ng maraming tahanan ang iba't ibang delivery app. Sa ilang pindot, maaari nang magpabili ng pagkain at iba pang pangangailangan nang hindi lumalabas ng bahay. Yung mga nais naman na walang kadikit sa biyahe bilang pag-iingat sa sakit, umasa sa mga ride-hailing app. Kaya nga sa tinatawag na new normal, naging bahagi na nga sila ng buhay ng maraming Pilipino. Pero ngayon, ang mga partner drivers at delivery rider ng isa sa pinakamalaking ride-hailing at delivery app sa bansa, ang Grab Philippines, nagbabalak ng isang nationwide protest. Very crucial kasi yun yung panahon na malakas din ang biyahe, no? Sa buwan ng Kapaskuhan. Pero wala ako kami magagawa kundi gawin ito kung hindi talaga makikinig si Grab. Ito'y dahil sa balak daw na 2% commission rate increase ng Grab. Sa ngayon, ayon sa website ng Grab, may 16 hanggang 20% commission sila sa bawat booking. Sabi ng ilang grupo ng riders at operators ng Grab, masyado na itong mabigat para sa kanila. Konting awa naman, magdi-December, sana wag yung bulsa nyo ang patabain ninyo. Sana naman yung tinuturing nyong mga driver partners, kami naman po ang pakitain ninyo. Kahit konti, nagbabawi din po kami galing sa pandemya. Hiling nila sa LTFRB, i-regulate din ang komisyong kinukuha sa kanila ng mga transport company. May paliwanag ang Grab sa sinasabing commission change. First of all, no, hindi po siya blanket 2% increase. Hindi po totoo yun, outright hindi po totoo yun. For example, yung changes on the percentage kinonvert to a fair rebate. For example, depende on the number of rides that they will do within a month, meron parang rebate at the end of the month. And what our drivers have told us is, actually, okay ho yun, nakakatulong ho sa amin yun. Ang commission change, ipapataw lang daw sa mga ride-hailing drivers at hindi sa riders ng delivery services. Handa naman daw makipag-usap at makinig ang Grab sa hinaing ng kanilang mga partner. We're open naman ho to dialogue and discourse as to ano ho yung hinihingi ng mga gusto po magprotesta, but at least from our end po, as our drivers know, as a platform, their best or their well-being, the best we can do for their earnings, yun po lagi ang top priority po namin. Ang LTFRB naman, tinitingnan raw kung ano ang maaari nilang gawin kaugnay ng sitwasyon. We can also do some motu proprio, I mean, even without complaint. We will undertake appropriate actions naman. Ngayon pa lang, nababahala na ang ilang nakadepende sa mga TNVS sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Siyempre mahirap dahil hindi naman ako pwedeng makalabas basa-basa kay senior ako. Namimili rin ako ng aking puntahan. Kung wala na yung delivery services, siyempre apektado kami. Sana ayusin naman nila kung ano man yung problema, mag-usap-usap. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.